what's up sa inyo mga guys. And yun, so have a good day sa inyo mga guys. And sa lahat ng aking subscriber, have a good day sa inyo. So today's video mga guys, kakabit tayo ng magre-repair tayo, or sabihin na nating nirepair ko to mga guys. Yan, pinaiber ko yan kasi na-discrash siya yung isang customer na pumunta dito mga guys. Is nakabili siya ng STX na hindi genuine mga guys. So na hindi siya na kontento sa brightness ng ilaw ng STX mga guys, kasi iba talaga yung standard ng Badja. So Badja pala to mga guys, Badja 100 yung mga latest edition ngayon mga guys, yung bilog pa, bilog na ang kanyang ulo. So ito na siya. So na-discrash siya kasi yan guys, kaya nagkaganyan yung headlight ni Uncle. So shoutout kay Uncle yung mayari. So mga guys, ano bang iniintay natin? Diliyain ko muna to and isprayan ko ng itim para makabit na natin, and babalikan ko kayo. So ayun mga guys, natapos ko na siyang masilyahan. Naliha yung masilya mga guys. So ginamitan ko siya ng 120 and then finish ko ng 240, and ngayon pwede na natin siyang pinturahan mga guys. So ayan. Yan na siya mga guys. So yun mga guys, sabi ko nga na tumba yung motor mga guys. So ito pa yung salin ng kanyang pagkatumba mga guys. And ito yung binili niya na replacement ng STX. So di siya kontento sa ilaw. So sa kanyang brightness mga guys, di siya kontento. Mas maganda pa rin daw yung stock mga guys. So better stay stock mga guys kung mag-modify kayo, kung magbabalak kayo magpalit ng mga headlight, better stay stock. Yan lang ang advice ko sa inyo mga guys. So ito pa, ito yung damage nya. Yan. So ngayon lang, magpo-focus muna tayo dito sa headlight lang, kasi headlight lang yung pinaayos nya. And yon, tapos naman rin yun na pinturahan yung back headlight niya mga guys. Hintayin na lang natin yung curing time niya, and babaklasin na natin tong STX na headlight mga guys, para tamang-tama mabaklas na din to, makakabit na natin yung isang headlight mga guys, yung stock niya talaga. So babalikan ko kayo mga guys. Guys, natanggal ko na yung headlight. So merong technique si Popsy na naman. So racing nansag yan mga guys, para di siya magbablar dito mga guys pag naulanan, kasi kung papasok yung tubig mga guys, at may bulb kasi dito sa loob na umiinit, kapag nabasa yun mga guys is magmo-moist yun dito, yung dito na lens sa loob. Kaya magbablard yan din yun na makita yung ano bang nakasulat dyan mga guys, kung yung speedometer nya hindi nyo na makita pag heavy rain. So ganyan lang mga guys, magnanansag na lang yan, nansag lang gamitin nyo. Pwede po na ispinan lang kuha na yun guys. And pagkatapos niyan mga guys, isprayan lang natin para hindi dyan siya mahalata, kasi pangit naman kung mag-i-stay siya ng yellow dyan. So yun mga guys, natapos na yung technique na pinagbabawal ni Papang. Yan, racing epoxy mga guys. And then nakabit ko na rin yung pinaiber natin kanina mga guys, yung ni-repair at saka pininturahan. Super dali lang sa ikabit. So shout out sa maker ng Badja, baka naman isang sponsor lang. And yon,
Pagkatapos nito mga guys, ikakabit ko na yung ilaw and titesting natin siya para masiyahan yung may-ari mga guys. So ito na yung headlight niya. Mga guys, ito yung kanyang pinakamagaling na kwan guys. So sa di pa alam magbaklas ng kanyang headlight ng mga badya mga guys, i-reverse nyo lang ang aking ginagawa. Sobrang easy lang. Dalawang 5mm lang guys na star screw. And yun, itatry natin. Gas-gas lang siya mga guys, pero sa ilaw kontento ka mga guys. Yan. Paigpitan muna natin mga guys and ready to go na siya. Sabi ng may-ari mga guys, kahit na araw makitang kikita nyo ang kanyang ilaw mga guys na super lakas mga guys, oh. Sobrang lakas nyan. Balik lang so yun mga guys, abangan nyo na lang ang aking shout out. Yan na yung headlight niya mga guys, yung sa STX. So bye-bye headlight na STX, back to stock na ulit mga guys. So yan, hanggang dito na lang aking vlog. Abangan nyo na lang aking shoutout mga guys.